is Anna, the girl in the orange dress. In the orange cords. Yeah, di ba? Welcome to the program. Kumusta ka? Okay miss naman, kita. Miss na kita. You're happy. I'm very happy. Ganda, right it's written all over. Thank you, Tito Boy. Meron talagang, ano no, meron talagang katotohanan yung sinasabi nilang hindi mo pwedeng itago pag masaya ka. Hindi. No? Hindi talaga. Kasi you are dati, happy. I was depressed and all. Lumalabas yun eh. Now that people are, parang people are saying na, you're blooming now, ganyan. At saka pag depressed ka, pag malungkot ka, no matter how hard you try, lalabas at lalabas. Yes. Belated happy birthday. Thank you. Happy, happy birthday. Yay. Ano yung wish mo? I just wish for good health, continuous happiness. That's true. I'm really happy right now. So, I'm content. But, I feel that there's more. Siguro after the girl in the orange dress, sana mas marami pa yung blessings. Iba si God. Iba. At saka, you know, it's that view eh. When you look at the now, di ba? When you appreciate the now, dadalhin ka kung saan ka dapat susunod eh. I remember my conversation with Vice. Sabi nga ni Vice, ang hirap sabihin yan ah. I mean, it's not easy to say, I'm okay I'm happy, or I'm happy. Yes. Iba ang pinanggagalingan nun. And because you're happy, we're happy, we have a gift for you. Tinanggal ko na yung ribbon, but you have to open it. Diba? Wow! Okay. Tinanggal ko na dalawang yung ribbon. Thank you. Oh, you have to open that. Okay. Oh my gosh! Oh, cute! Diba? Thank you naman! Thank you. How is she? I mean, tell us about that photo. I visited her recently in sa Okinawa. Yes. And she's really happy right now. Parehas kami. Who is in the photo? Para lang alam ng mga ate ko. Everyone. Hindi lang natama, baby pa kami dito. That's Pam. Ang kapatid Pam, ko ni yes. Jessie. Okay. Ate Pam. So, nagkita kayo recently? Yes. Dumalaw ka sa Japan? Yes. And finally, after 5 years, nagkita na kami ulit. Tagal din, ha? Yes. So how is she? She's a wife now and a mother. Okay. But, certified tita ka na. Yes, literal tita na ako. Okay. And, all right. Ano, sobrang saya ko lang na makita siya na she's also happy. I saw her struggles before nung lumipad siya kasama yung dad ko sa Bahrain, and now that she has her own family, she changed a lot. She's very mature and, you know, na-surprise happy. Ka? Yes, na-surprise ako. Magkaiba yung ate na kilala ko dati at saka yung ate ko ngayon. So, dahil sa maturity? Maturity, dahil sa happiness niya, yung aura niya. Bakit siya nasa Japan? Yung husband niya, Navy. So, andun yung base nila ngayon. Kaya nasa Okinawa. So, how long did you bond again? A week. Bitin nga eh. Bitin, okay. Pero sumunod si Luis? Sumama siya. Ah, magkasama kayo ni First time din niyang makikilala yung ate ko. Oh. Nakilala yung ate ko. Okay, so how was that meeting? Sobrang kulit na lang dalawa. Safe sila kasi ng humor ng ate ko eh. So, I cannot imagine anybody in this world na hindi makakasundo ni Luis Manzano. Wala. Di ba? Sobrang ano may lang. Problema ka na pag hindi mo nakasundo si Luis Manzano. Tsaka yung ate ko, sobrang masaya siya for me. Kasi huli naming pagkikita, 5 years ago, yun yung depressed ako, yung malungkot ako. Mm-hmm. So now na nakikita niya ako na masaya ako, masaya na may siya. Taong nagpapasaya sa akin, masaya siya for me. Pero habang kayo nag-uusap ni ate, ni Pam, natanong ba niya kung kailan kayo lalagay sa tahimik ni Luis? Maraming beses. Diba? I mean, normal yan eh. Normal. Ano yung parang? Niloloko nga nila kami. Like, kunwari, nilalaro ko yung niece baby. Ko, uh-oh. Ganyan. Sasabihin nila, sunod na, habol na. May mga ganun na sila, pati yung brother-in-law ko. Pero, okay, so your brother-in-law is an American, is a Filipino? He's half Filipino and half Spanish. Ah, wow, okay. But he is with the U.S. Navy? Yes. All right. So, nung sinasabi na, sunod na, kayo na, habol na. Ano ang inyong reaction? Siyempre, tuwa si Luis. Ano yung reaction? Sorry ko, nag-usap na kayo bago tayo magkita-kita, no? No, but I ask you this question. Do you guys seriously talk about getting married now? Yes, meron na. We do talk about it, Tito Boy. We have plans, but that's one of the reasons why I love Luis so much. Kasi he's also considering my time. Yung timing ko, inaantay niya kung kailan talaga ako ready. And
he's very generous enough to wait kung kailan talaga yung alam mong wala ka nang gustong gawing iba pa kundi mag-settle down. I get it. I get it. It's really timing. Yes. And being sensitive to the partner. Yes. That it's not just about your time. It's about your time together as to when the right time is. Yes. But you guys would know. Yes. You would know. Yes. Diba? Nakakatuwa lamang because now we can openly talk about, are you talking about marriage? Yes. Yes. When it is going to happen, we don't know. Hindi natin alam, but it will happen. Yes. Claim na natin yun. Oh. Diba ganun naman tayo, Tito Boy? Kung sino yung partner natin ngayon, gusto natin sila na talaga forever. Pangmahabaan. Yes. I mean, forever and beyond. Let's talk about the girl in the orange dress. Pelikula ko po ito. Thank you, Tito Boy. Thank you talaga. May cameo si Tito Boy. Doon. Yes, and I am in the poster. Kaya, yes. Nandun po ako sa poster. Sandali ha. Sandali. Magre-reklamo lang ho ako. Ba't ganon? Bakit, Tito Boy? Kami ni Luis Manzano, hindi kami mabasa. Oh. Luis Manzano and Boy Abunda. Can I complain to the producers? No, but it's a lovely, lovely post. So the girl in the orange dress, talk about Anna. Ano itong pelikulang ito? It's a very different love story. It's about a superstar na may in love sa isang non-artista na si Anna. And si Anna kasi, she's a loyal friend. So yung buong barkada namin, sinamahan namin yung isa sa mga kaibigan namin na sobrang fan ni Rai, na si Jericho. Played by Echo? Yes. And it just so happens na may in love din ako kay Echo. Pero yung circumstance na ito, yes, kung paano kayo nagkita. Kung ano nangyari kagabi. Yan. Yun ang dapat nilang. At bakit the girl in the orange dress ang title? Yes. Bakit siya naka-orange? Kanino ba talaga ang orange dress? Yes. We have to discover bakit siya nandun sa hotel, ba't naka-orange, yes, dress, sino ba talaga si Anna. Paano sila makakataka sa mga fans, right, mga paparazzi. It's a very interesting story, di ba? It's a very interesting story. And ito'y bahagi ng Metro Manila Film, yes, Festival. Metro Manila Film, so, sino Festival pang mga kasama natin? Nothing. Aside from Luis and yours Tito truly. Boy. Andyan din si Jeneline Mercado, si Derek Ramsey, andyan din si Ria Ataide, Sheena Halili, Hannah Ledesma. Okay, and this is directed, meron pa? Maraming pang pa, iba. Diba? Directed by Direct J. Abello. Congratulations. And this is produced by Quantum Films, Attorney Georgie. Direct Attorney Georgie. Direct Attorney Georgie Alonso. Ang tumawag sa akin, actually pinag-isipan ko ng mabuti. Joke lang ha. No, but I'm proud to be part of the movie. It's not a lengthy role, but you know, it's a nice scene kung saan ay makakausap ko yung superstar at saka yung girl in the orange dress. Napaka-interesante. Yes. At Mark, ang maganda nito, isang take lang kami. Wow! Tuloy-tuloy! Oo, wala kaming, hindi katulad noon, nung kitunet, hadawne dito sa set, na inabot kami hanggang 5 o'clock in the morning, but I enjoyed that experience tonight. Ito, alam mo, nag-umpisa kami, line, pack, gagaling nyo ni Echo. I mean, you guys are just the best. Pagkatapos, sabi ko, tapos na, pinauwi na nila ako. I collected, of course, my talent fee of, magkano ba, 5 mil... Mga 5 million. I think mga 500 million, Tito Boy. Panoorin mo natin ito, bahagi ng Metro Manila Film Festival. Suportahan po natin. And yes, it's an exciting movie. Thank feel you. Good. Yes. Diba? It's a feel-good movie. Nag-enjoy kaming gawin yung pelikula lang to. Kaya sana, pag napanood nila, maramdaman nila yung pag-enjoy namin. So sana sila din mag-enjoy. Totoo yun. Ano ang pakiramdam na katrabaho mo ang iyong crush? Alam ni Luis yan? Alam niya. Nag-crush mo sa Echo? Since pangako sa'yo days pa ni Angelo! Sabi ko talaga, oh my gosh, Jericho Rosales, makaka-eksena ko. So tuwang-tuwa ako. Tapos, nakakatawa, first day pa lang namin, naka-underwear na kami. Grabe, di ba? Yung first scene. Naka-topless si Echo, uh-huh, naka-bra at saka panty na lang ako. Sabi ko talaga, wow, what a way to break the ice, ha? Kung bakit po ganoon ang kanilang mga kasuotan, malalaman ho natin pag pinanood nyo ang pelikula. Yes. Okay? Baka sabihin nila, and pinagawa nilang dalawa. He's such a very, he's a generous he actor, Tito Boy. He's giving. Giving, so helpful, and such a gentleman. So paano yun? I mean, did you tell Echo na crush mo siya?
Alam niya, first day of workshop pa lang namin, Tito Boy. Alam mo, crush kita. Para tapos na. Para oo, wala ma. Nang awkwardness. Tama. Anong reaction ni Echo? Namula siya. Napaka... Niloko kasi siya, oh my gosh, pangako side days. Gusto mo malaman ilang taon pa lang ako noon. At isa sa mga dahilan, kung bakit ka from then on, nanonood na ng teleserye. Yes. Kaya mahalaga yung pangako sa'yo. Kaya ako na in love sa Pinoy teleseries dahil sa pangako. Because of that. My favorite word again, napaka-surreal, napaka-surreal. Surreal. Nung karanasan na yun, di ba? Working with your idol. Yes. So panoorin natin yan. Please invite everyone. Mga kapamilya, sana po supportahan nyo at panoorin nyo ang The Girl in the Orange Dress sa December 25 na po yan. Sige na po, pamasko nyo na po sa akin at pa-birthday nyo na. Under Quantum Films po yan, directed by Jay Abelio. And kasama ko po dyan si Jericho Rosales at maraming marami pang iba. Thank you. Ako pangarap ko naman po. Maraming salamat po sa suporta na inyong ibibigay sa aming pelikula. Yes, si Tito Boy nandun. Kaya dapat supportahan nyo. At kami ni Luis, meron kami billing doon. Luis Mazzano and my Andho ako ha, and Boy Abunda. Panoorin niyo po ang pelikula. The Girl in the Orange Dress. I am not the girl, but I will be in the movie. Yes. Maraming salamat. Okay. There was this post that you posted kung saan isinulat mo na to our male friends, sana, now this is a paraphrase, if you want a picture with me, don't hold my waist. Until I give you permission, something like that. I want to know kung saan ang gagaling itong post na ito, anong konteksto nito. Pangalawa, si JMD Guzman in an interview with Vice, in Gandang Gabi Vice, was quoted to have said that he is ready to work with you. My question is, Jesse Mindiola, are you ready? Ang mga kasagutan sa pagbabalik po ng TWBA. Kami nagbabalik po dito sa TWBA, kasama pa rin po si Jesse Mindiola. Okay. Before we talk about my cliffhanger questions, napabalita, yung nangyari sa Comelec spokesperson, ang aking kaibigan na si James Jimenez. Do you know the story? Yes. What happened? Luis told me about it. I think nagkaroon ng technical issue na yung wallpaper yata niya ako. Tapos nakita ng mga, I think sa meeting yun, yung opening ng Comelec yata yun. Oh, ganito ang nangyari. I spoke to him before our interview. Hindi mo pala klaro yung kwento ko. Hindi, oo. Nagkausap kami ni James bago itong pag-uusap natin. Nasa isang universidad siya because he was the local source code review committee point person. Yes. Ang haba, di ba? And then, during the presentation, nasa laptop niya, may post. Nandun yung litrato mo talaga. Okay. So, accidentally, Lumabas. Seconds. As in, seconds lang. Napalitan niya agad. Oo, seconds lang. Pero somebody caught it. So, lumabas. And because of that, he resigned not, klaro lamang ho natin ito, he resigned not as Comelec spokesperson, but he resigned as point person of the local source code review committee point person. He's a very nice guy, actually. And obviously, I mean, he's a fan, so... Yun lamang yun. Tinawagan ko talaga siya. Sabi ko, I want to know what happened. Ako, I don't see anything wrong with it. I'm not offended at all. And, well, I'm not flattered at the same time. But it's okay. I mean, I'm a celebrity. Artista ako eh. And marami akong mga nakikita na ako yung wallpaper. I'm sure hindi lang naman ako yung artista na ginagawang wallpaper. So, it's really okay. It happens. Yeah, it happens. So... Wala akong violent reaction. That's true. Oh, wala akong alam na may wallpaper ko. Pili ko dito boy meron. Talaga? Yes. Kung sino ka man, pakita mo. I'll give you a Christmas gift. Okay, so that's a story about James. But I'll tell you, he's a nice guy. He's really a nice that's guy. Good to and know, he admitted. Ngayon nga, just before our conversation, kunento lang niya, yung talaga yun. Nangyari? Aksidente? Lumabas. I just find it really funny. Hindi siya dapat seryosohin talaga. But to avoid further trouble, he resigned doon sa post na yun, but not as Comelec spokesperson. But only the point, as a point person. Yes. Okay, let's go to the post. Tungkol doon sa mga male friends, that if you want a picture from Jesse, what you're requesting is ask for my permission. Where was it coming from? I was in a restaurant, tapos someone asked if pwede silang makipag-picture. So sabi ko, okay lang naman. Sabi ko, oh, buti na lang nagpaalam siya na magpa-picture. Kasi naman sa iba na biglang sasaksak yung camera sa face mo. So pumayag naman ako. Or, nung nandito ka, pero alam mo yun, yung, di ba? Yeah. May mga ganon. Okay. May mga ganon.
biglang hinawakan niya yung waist ko. Medyo malapit na sa mababang. Paano? Paano? Can you show it to me? Okay, so where was the guy? Left, right? Andito siya sa okay. Sa my left. Ako si Jesse. Yes, Jesse. Tapos ito, hindi sa waist eh. More of here, sa backside. Aww. Yeah, dito na siya. That's bad. Uh-oh. So, okay. Was he alone? No, he was with a barkada eh. Hindi maganda. Uh-oh. So, I just want to clarify, kahit naman humingi ng permiso na hawakan ako sa bewang, hindi pa rin ako papayag. Oo. And I'm sure a lot of girls could relate. Feeling ko lang, ako kasi pag hindi ako komportable sa isang bagay sinasabi ko, and sometimes, they misunderstand. So, para sa akin, nung time na yun, sinabi ko sa kanya, sabi ko, sorry, huwag kang humawak. Sinabihan mo? Sinabihan ko siya. It's good. Kasi pababa na ng pababa eh. Oh. So, I felt, right after, I felt that I needed to post it para lang ding maging aware yung mga susunod na magpapapicture na, you know, be respectful naman. Be sensitive enough not to do that. Especially to us girls na mga artista na, I know we are public properties, but huwag ganun. No, you own your body. Yeah. That's your body. Kahit nga akbay eh, parang I feel uneasy. So, but it is also good na ipinapaalam mo na pasensya na po, hindi po ako komportable, but we can have a photo, di ba? Yes. And you have to remember, that's a person's body that yeah. we have to respect. Katawan po yan ng kapwa. You cannot violate that. Di ba? Pero katuwaan lamang, Chessie. Ano ba? Hindi katuwaan. But if I were to ask for advice, a piece of advice from you, ano ba, saan ka komportable? What is the right way of posing with an artista? With an artista. With a female celebrity. With a female star. Meron kasi ibang mga fans sinasabi, Miss Jessie, okay lang po ba na akbayan kita? Kunwari, close tayo. May ganun sila. Na cute naman. Sabi ko, sige, okay lang. So, mga akbay sila or like yung ganyan tapos sa selfie. Oo, para kunyari naman magkakilala. Or mangga ganyan. That's nice. Okay lang naman sa akin. I'm really okay with that. And especially if... may permiso. Yes. Si Jessie, para naman, kunyari, close tayo. Kunyari, close tayo. So pero hindi ba, macho ako, ganun. Tapos gaganun ako, parang hindi naman yata maganda. Parang, okay lang naman sa akin, pero kung sa kanya ba, okay lang ba yun? No, but the akbay of, medyo hindi, ano no, pag halimbawa ang lalaki, girls, mothers, iba-iba ang sensibilities. Kasi, yes. Merong halimbawa, nanay na, biglang magsasabi, Jessie, ganun. Okay lang po that's okay, yes. Di ba? Or halimbawa, a young girl would say, Miss Jessie, dito ako, or dito, di ba? Ganyan. Ang, halimbawa pag macho, what is the right way to do it? Ganun na lang, di ba? Opo, may iba nilalagay sa likod yung kamay. Dito. Or sa harap. Or minsan, if gusto talaga nila ng contact, yung ganyan. Or pwedeng ako yung umakbay. Tama. More of like that. Pwede pong parang close tayo, pakita ko po sa friends ko para maingit sila. Oo, kasi instead of him, halimbawa, parang hindi comfortable yung kagano'n. Parang yo, but you can do it, no? You can do yeah, it. I could do it. Tapos kami magsa-selfie. Parang gano'n. Oo, that's clear. Di ba? May respeto. Yes. Kasi hindi nangangahulugan. It doesn't follow that, you know, you are beside a public figure that you can actually violate the body of the public figure. Yeah. Thank you. Maraming tips tayo dun, ha. At I'm hearing this for the first time in all my years as an interviewer. Ngayon ko lang napag-usapan ang tungkol sa tamang pamamaraan ng pagpapa-picture with a celebrity. 'Di ba? Galing. Hindi ko po alam kung tama 'yun, pero it's right no, me. So sabi ko nga, each to his own. If there are public figures who are comfortable to do beyond what we showed tonight, I totally respect that. Thank you, Tito Boy. Di ba? Okay, let's talk about JM. GGV, gandang gabi, Vice. In an interview with Vice, JM said that he is ready to work with you. Are you? I've said it before naman eh. I am ready, Tito Boy. I've put the past behind us. And I'm really happy now. I'm okay now. So I feel that I'm strong enough to work with him. And if sure siya, sige. Pero... feeling ko sa tamang panahon, Tito Boy. Right. You would know. Yes. Katulad nung pagbubukas ang ating pag-uusap, yung pagpapakasal, you would know eh. Yes. Ito yung mga bagay na hindi natin mabibigyan ng date. You know, you and Luis would know. And ito naman kung kailan tama gumawa ng pelikula, you guys would know. Di ba? Yes, Tito Boy. You know, I look at you and I'm so proud because
you are an empowered young woman. Thank you, Tito. Totoo yun. Diba? Niiyak ako. No, totoo. You are an empowered young woman. I just want to share it to everyone kasi nung nasa lowest point ako ng life ko, Tito Boy was there and he would call me, he would text me or ask me kung kamusta ako, and I really appreciate Tito Boy coming from you na I'm an empowered young woman after everything. I'm just really, I feel so overwhelmed right now. Everything's overflowing, the love from people, blessings, and I'm just really thankful for people like you, Tito Boy. Thank you so much. No, and thank you for being present in my life. Totoo yan, nagdi-date tayo. And you were at your lowest. We would talk about anything and everything, di ba? Pero ang natutunan ko rin, Jessie, alam mo, lahat pala talaga nagdadaan. Di ba? Lahat pala talaga nagdadaan. You just have to commit yourself to whatever dream you have, and you just have to have faith. You just have to believe. But, kaya kanina sabi ko, you're happy. Because I saw you. You saw everything. You know everything. Oh, you saw everything. Happy. And I like the idea na alam mo ang karapatan mo. Oo, yung simpleng bagay lamang. Pagpapalitrato halimbawa. Pero tinuro mo sa akin yan, Tito Boy. I remember, we talked about it. You have to, sometimes you fight for what you think is right and what you think you deserve. Importante yun. Thank you, Tito. Maraming salamat. I just love you and thank you for being present in my life. Thank you for being the sister, the little sister I never had. Looking forward to more times with you. Dinner, quiet, whatever. With Luis, let's find time. Yes. Okay. I'm not going to do fast talk because we've done it. We're going to do 5 in 45. I mean, five things that we don't know about Jessie Mendiola in 45 seconds. But you're not going to do it. No, why? Someone else is going to do it for you. Okay? Oh, wow. Someone else is going to do it. And if we're ready, can we have itong bisita ho natin talagang nagpumilit. Pero bahagi din naman ang buhay natin. So, here he is. 5 things about Jessie Mendiola that we don't know about from the one and the only, Luis Manzano. Well, si Jessie ay magaling kumanta, mabubula din, mahilig sa chichiria, malakas mag-swing ng kettlebell, 24 kilograms na at sobrang lambing. Wala pa 45 seconds. Oh, wala pa talaga. 10 seconds wow. lang. Love you, Luis. Maraming salamat. 5 things nga that we don't know about Luis. In 45. Lahat alam niyo na to. Sige nga, in 45 seconds. Oh, your time begins now. 1. He's very caring. He's understanding. Sobrang takaw niya, kaya niyang umubos ng panglimang taong pagkain. Oh my God, and then pang-apat? Siya din ang trainer ko. Siya ang tuturo ng proper form, everything about fitness. Okay, number 5. And next, he's my number one supporter. Oh, I think everyone knows that. Yes. I just want to... Oh, thank you so much, Jessie. Thank maraming salamat. Right. And my book is out. Wow! Tingnan niyo naman, Dearest Jessie, Speak Your Truth. Thank you, Nanay's Gay Boy. Maraming salamat. Yeah. Congrats, Tito Boy. Yeah, it's a Thank collection you. Of 2 speeches. Isa for TEDx Ateneo de Manila University. It's called Why Can't We Have a Gay President? The other one was my graduation speech when I graduated with a degree in social development, doctoral degree in social development at the Philippine Women's University. I wrote Nanay a letter. It's called Dearest Nanay. So, nandyan sa librong yun. Nanay's Gay Boy. Maraming salamat, Jessie. Thank you, Tito Boy. And this is now available, mga kaibigan, in national bookstore outlets all around the country. Get a copy. Magandang pangregalo po sa Pasko. And Susan Del Prado, Shirley San Miguel, who said Jimmy Dumilon, Apos Osorio of MB Life, Joanne Bart, Noel Doris, and Arma, thank you. Thank you for the many good things you did for us in Dubai. At lahat ng ating mga kababayan sa Dubai, maraming salamat. And Voice of La Carmela de Baracay, thank you, Dr. Steve Marcon, Jeff and Vina of Astoria Plaza, Susan Gopurgo, joined the Los Peñas of IMG MB Life, thank you. Well, thank you, Jessie. Thank you, Tito Boy. Live and love in abundance and always make your nanay proud. Be kind. Abundance, good night.